Rendell Tagalog Love Stories presents Maxine, anong ginawa mo na naman sa kakambal mo? Bakit mo sinabi sa lahat na ikaw ang nasa misyon na yun at hindi ang kakambal mo? Nang gagalaiting sigaw ng ama ni Maxine na si Don Mario. Punong-puno pa ng dugo ang suot na uniforme ni Maxine dahil sa sariling sugat at mga daplis ng bala. Hindi niya ininda ito dahil sa sobrang manhid niya at ni konting kirot ay wala siyang maramdaman. Nasa gitna ng magarbong hagdan si Maxine nang sigawan siya ng sariling ama. Sa likuran nito, ang magaling niyang kakambal na si Marinette. Anong gusto mong gawin ko? Magpanggap na ako ang paborito mong anak? Na si Marinette ang tumungo sa misyon at nakipaghabulan kay kamatayan? Pero ang totoo ay narito lamang siya sa bahay? Pagod ko kasikatan niya? Ganun ba ang gusto mo, Daddy? Malamig namang sambit ni Maxine. Maxine, hindi naman sa inaagaw ko ang kasikatan mo. Pero kailangan ko kasi makapasa. Gusto kong makasama si Steve sa isang grupo. Singit bigla ng kakambal niya habang patuloy sa pagpatak ang mga peking luha nito. Bakit mo ba ipinipilit ang sarili mo sa isang bagay na mahina ka? Sa tingin mo ba hindi magtataka ang lahat? Na nakapasa ka nga sa misyon na inatas sa'yo? Pero kapag totoong laban ni Baril, hindi ka marunong humawak? Ang mahalaga sa akin, Maxine, ay makasama ko si Steve. Waprotektahan niya ako, Maxine. Tila, nahihibang nitong turan. Nag-isang linya ang labi ni Maxine habang nakatingin sa sariling ama at kakambal. Sarili niyang kadugo na ilang beses siyang sinaksak patalikod para lang sa sariling kasakiman. At ang ama niyang hindi siya tinuring na isang anak. Bawiin mo ang resulta, Maxine. Ilagay mo ang pangalan ni Marinette. At sabihin na nagkamali sila. Walang pusong utos ni Don Mario sa anak. Nginisihan lamang sila ni Maxine at tiningnan sila ng blanco gamit ang mga mata. Lalo lamang siyang nagalak nang makita sa mga mata ng dalawa ang takot ngunit naroon ang kagustuhan at kasakiman. Ang ama niyang mahal na mahal ang sariling kakambal. Kahit na iisa lamang ang mukha nila. Paano kung ayoko? Panunuya pa ni Maxine sa ama. Ang kaninang takot sa mga mata ng ama nito'y napalitan ng galit. Iwinaksi pa ng matanda ang hawak na tungkod, ngunit nailagan niyo ni Maxine. Maxine, gawin mo na lang gusto ni Daddy. Tutungo ako roon bukas upang sabihin na nagkamali sila. Huwag mo nang galitin si Daddy, please. Pakiusap. Sabat ng kakambal niya, bago inalalayan ng ama nila na kamuntikan ng mabuwal sa pagkakatayo. Wala nang sinabi pa si Maxine at tumuloy na siya patungo sa sariling silid. Hindi na bago sa kanya ang ganitong pagtrato. Simula pagkabata pa lang ay basura na ang tingin sa kanya ng lahat. Lalo na nang maging pulis siya na minaliit nila ng sobra. Pagkaraan lamang ng isang taon at nalaman nilang ang bilyonaryong si Steve Hamilton ay isang colonel, pinilit nilang ipasok si Marinette sa trabaho niya. Agad namang tumungo si Maxine sa loob ng banyo at hinubad ang uniforme. Napangiwi pa siya nang tumama sa damit ang sugat galing sa daplis ng bala sa balikat. At saka niya ito nilinis gamit ang vodka sa loob ng banyo pang disinfect pagkatapos ay sa kanya binendahan. Paglabas naman niya ng banyo, bigla din tumunog ang cellphone, kaya kinuha niya ito upang sagutin ang tawag. Hello? Bungad niya agad. Nasaan ka? Kailangan ka namin ngayon sa headquarters, Max. Narito ang colonel at hinahanap niya kung sino ang nakatapos sa misyon na iniatas niya. Sabi naman ang kausap sa kabilang linya. Anong ibig mo sabihin, Andy? Muling pagtatanong ni Maxine dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Pumunta ka ngayon dito dahil ngayon sasabihin ang mga bagong miyembro sa grupo ni Colonel Hamilton. Hihintayin ka namin at saka congratulations ha. Sabi nito
Saka nito ibinaba ang linya ng tawag. Napabuga ng hangin si Maxine bago naglakad patungo sa walk-in closet saka kumuha ng bagong uniforme. Hindi rin niya inaasahan nang makita si Marinette na nakasuot ng uniforme at malawak ang ngiting lumabas ng mansyon. Hindi niya ito pinansin. Bagkus, sumakay siya sa sasakyan na tumungo sa headquarters. Pagkadating pa lang niya at mula sa labas, dinig na dinig niya ang tilian ng mga kaibigan. Maxine, nariyan ka na pala. Halika dito. Gaga, excited na kami na maging miyembro ka namin. Sigaw at tarantang hila ng kaibigan nitong si Lavi. Ano bang meron? Tamad pang tanong ni Maxine nang makalapit na sila sa unahan. Sa harapan niya, narito ang colonel na si Steve Hamilton. Gwapong-gwapo sa suot nitong itim na uniforme, habang ang buhok nito ay sumasayaw sa likuran. Bumagay sa lalaki ang shoulder length na haba ng buhok. Idagdag pa ang morenong balat, ngunit asul na mga mata. Who is Maxine? Sambit ng lalaki sa barumbadong boses. Maglalakad na sana si Maxine patungo sa harapan ng lalaki, nang bigla na lamang umekse na ang kakambal niya. Ako, Marinette talaga ang totoo at nagkamali lang sila ng lagay sa pangalan. What do you mean na nagkamali sila ng lagay ng pangalan? Can someone explain this kung anong sinasabi ng babaeng to? Duro pa nito kay Marinette. Kumuyumang kamao ni Maxine habang nakatitig sa kambal. Hindi niya kasi inaasahan na gagawin ito ng kakambal niya. Ngunit ano nga bang magagawa niya kung kahit anong gawin niya ay isa lamang siyang second option? Hindi namin alam, Colonel. Basta si Maxine na nagsulat dyan, matapos niyang matapos ang misyon. Sagot ng isa sa kasamahan ng lalaki. Tumingin ng Colonel na ito kay Maxine, na nakayoko ngunit blanco ang muka. Sinipat pa nito ang katawan ng dalaga at hindi nakaligtas sa mata niya ang pulang mantsa sa suot na damit. Pati na rin ang gasgas nito sa pisngi. Sinunod naman niyang binalingan ng tingin ang babaeng nasa harapan. Daig pa ang porselana sa kinis ng balat, hindi tulad ng babae kanina na maputi ngunit may kagaspangan. Maxine, can you explain kung sino ba talaga sa inyo ang tumapos ng misyon? Malamig naman itong tanong sa dalaga. Hindi pinakita ni Steve ang kaba nang makita ang malamig na mata ng babae, lalo na nang tumingin ito sa kanya. Pakiramdam niya, tila nilamon nito ang buong pagkatao niya. Ako nga, Steve, ako ang pumunta sa misyon na inatas mo. Singit pang muli ni Marinette. Is that true, Maxine? I need your answer. Yes. Tipid namang sagot ni Maxine. Umangal pa ang mga kaibigan nito, ngunit tumalikod na ang babae at muling nagtungo sa sasakyan. Naiwan si Steve na nagtataka, ngunit naiinis dahil napakahina ng babae. Steve, kasali na ba ako sa grupo mo? Alam mo bang sobrang pagod ako sa misyon na binigay mo? Pwede ba tayo mag-dinner? Daldal ng babaeng nasa harapan at kumapit pa ito sa braso ni Steve. Binaklas niya ito at walang pag-iingat bago sinagot. No. Aniya at saka iniwan niya ito mag-isa. Tumungo si Steve sa parking lot upang habulin ng babae. Ngunit hindi na niya ito naabutan pa. Pagkatapos ng isang linggo, naging opisyal ng miyembro si Marinette sa grupo ni Steve. Maxine, hindi mo man lang ba susuwayin ang kakambal mo sa pagsisinungaling na siya ang nakatapos ng misyon at hindi ikaw? Tanong ng kaibigan ni Maxine na si Rufa. Isa din itong sundalo at katulad niya, ngunit mas mataas naman ang posisyon nito. Dahil ang kaibigan ay isang lieutenant ng bayan nila. Para saan pa? Makikinig ba ang colonel na yun sa akin kapag sinabi kong ako ang totoong tumapos ng misyon at hindi ang kakambal ko? Matabang niyang tanong sa kaibigan. Nanatili ang tingin ni Maxine
sa mga kasamahan na nag-iensayo ngayon sa harapan nila habang silang dalawa ay taimtim na nagkakape. Dahil na rin sa kondisyon ng katawan ni Maxine, hindi siya maaaring mag-training. Hindi pa naghihilom ang daplis ng bala sa balikat niya at ang iilang pasa din sa katawan. Narito ngayon sila sa PMU o ang universidad para sa mga taong gustong maging pulis o sundalo. Bakit hindi? Mabait naman si Colonel Maxine. Tsaka, patas siya sa mga mas nakakababa sa kanya. Sagot naman ang kaibigan niya. I don't think so, Rufa. Alam mong, may relasyon silang dalawa, di ba? Tiyak na konting iyak lang ng kakambal ko ay mamamaloktot ang buntot niya. Inilapat rin ni Maxine ang tingin sa mga bagong saltang estudyante, sa mga babae na pinagjajagi ngayon ng commander na si Cesar, ang nakababatang kapatid ng colonel na si Steve. Ang magkakapatid na hayop sa pakikipaglaban, ngunit saksakan ng yaman. Alam mo ba na masama ang kutob ko dyan sa kakambal mo? Para kasing hindi gagawa ng mabuti. Isa pa, ni hindi nga siya makatakbo ng maayos dahil sa takot na magasgasan ang balat niya. Humigop ng kape muli si Maxine at napaisip sa sinabi ng kaibigan. Gusto niya ang kunin ang posisyon na nararapat sa kanya ngunit paano? Paniniwalaan kaya siya ng colonel nila kung aamin at siya talagang tumungo sa misyon at hindi ang kakambal niya? Ang misyon na yun ay ang pagre-raid sa lungga ng drug lord na ilang beses nilang sinubukang hulihin. Ngunit matinik ang mga ito at magagaling magtago. Kahit alanganin ang buhay ni Maxine, ay tinanggap pa rin niya ang misyon upang makaabante sa bagong posisyon sa grupo. Pero dahil sa kakambal niya, nawala iyon sa kanya. Nasayang ang pinaghirapan niya. Subukan mo lang kausapin si Colonel Steve, Maxine. Alam kong pakikinggan ka niyan. Muling sambit nito kay Maxine bago naglakad paalis ng lugar. Tinapos na rin ni Maxine ang iniinom na kape bago nagdesisyon na puntahan ng colonel upang kausapin. Dumaan pa siya sa mismong soccer field at nasaksihan ang bangayan ng lieutenant na si Rose at ang bagong salta na babae. Walang hirap niya itong pinatumba nang walang ginagamit na masyadong lakas. Napangisi pa si Maxine nang mapagtanto na hindi ordinaryong babae ang babaeng yun. Nakita pa niya ang pagkislap ng mga mata ng commander habang nakatingin sa papaalis na babae. Dumaan si Maxine sa may shortcut upang mabilis na makarating sa opisina ni Colonel. Sa pintuan pa lang na opisina nito, narinig na niya ang nahihirapang halinghing ng kakambal niya. Hindi na siya tumuloy pa. Tatalikod na sana paalis nang marinig niya ang boses ng Colonel. Maxine. Tawag nito sa pangalan niya. Napako sa kinatatayuan ni Maxine dahil sa pagtataka at kahihiyan dahil bakit pangalan niya ang sinambit ng Colonel. Hindi naman inosente si Maxine at alam niya ang ginagawa ng dalawa sa loob ng opisina. Marinet ang pangalan ko, Steve. Dinig naman ni Maxine ang hiyaw ng kakambal at sumunod ang malakas na tunog ng sampal. Dala na rin ang kaba at takot na malaman ng dalawa na naroon siya, mabilis siyang tumakbo paalis. Damang-dama niya ang mainit at mapupulang pisngi. Muling bumalik si Maxine sa headquarters nang nangangatog ang mga tuhod. Gulat na gulat pa siya nang mabungaran ng kaibigang si Rufa na may bit-bit na dalawang punching bag at para yata ito sa training ng kaibigan. O Maxine, ano nangyari sa'yo? Bakit namumula ka at parang nakakita ng multo? Nagtatakang tanong ng kaibigan. Napahawak pa si Maxine sa sariling pisngi at saka ito tinapik-tapik upang mabawasan ang pamumula. Ngunit mas lalo lamang namula nang maramdaman niya ang presensya sa likuran niya. Are you okay, Miss Del Carmen? Malalim at may kaunting paos nitong tanong sa dalagang nakaawa ngayon ng mapupulang labi. I'm okay, sir. Mainit lang kasi sa labas. Palusot ni Maxine sabay iwas ng tingin at inagaw ang isa sa punching bag na dala ni Rufa.
Hindi nakaligtas kay Maxine ang bakas ng lipstick sa gilid nitong labi. Isama pa ang magulong buhok at gusot na damit. Muling pinamulahan si Maxine ang maalala ang narinig kanina. Kaya dali-dali siyang naglakad paalis ng headquarters. Hindi pa rin niya makalimutan ang boses ng Colonel kung paano nito tinawag ang pangalan niya sa tono ng boses na hindi niya aakalain na maganda sa pandinig. Sa maghapon na yon, naging lutang si Maxine at pasimpleng umiiwas sa tuwing lalapit sa kanila ang Colonel na si Steve. Isang araw at naging ordinaryong araw lamang ito kay Maxine. Pabor na pabor sa kanya ang araw na ito dahil hindi pa rin niya nakikita ang binata. Pasipol-sipol pa si Maxine ang maglakad patungo sa cafeteria upang makakain. Ngunit, isang malakas na braso ang bigla na lamang humablot sa kaliwang braso niya. Napaigtad pa si Maxine dahil sa pagkabigla, lalo na nang maramdaman niya sa likuran na matigas na pader. "Can we talk, Miss Del Carmen? May gusto lang akong sabihin sa'yo." Anito. "Para saan po, sir?" Nauutal pa niyang tanong, sabay layo sa binata. "Mag-uusap tayo sa opisina ko." Namilog ang dalawang mata ni Maxine dahil sa narinig. Kumabog pa ng mabilis ang kanyang puso. "Pwede naman dito, sir." "This is important, Miss Del Carmen, at hindi pwedeng pag-usapan sa ganitong lugar." Napaisip-isip si Maxine na tama ang lalaki at baka nga mahalaga ang sasabihin nito. Tumango na lang siya bilang pagsang-ayon at sumunod dito. Nagtungo nga sila sa opisina nito kung saan sila nag-makeout ng kakambal. Ito ang unang beses na pumasok siya sa opisina ng Colonel. Pinaikot pa niya ang mata sa paligid at masasabi niyang bagay sa binata ang kulay at disenyo ng opisina. Lalaking lalaki ito kung titingnan. "I want you to sign this contract para sa sunod na project mo sa akin." Sabay lapag ng puting envelope kasama isang mamahaling ballpen. "Anong klaseng project, sir?" "You can open the envelope, Miss Del Carmen, para mabasa mo kung ano ba ang tinutukoy ko." Bulalas ng binata bago nitong inisihan ang nakakaloko si Maxine. Ang kaninang kaba para sa lalaki ay napalitan ng iritasyon. Kinuha ni Maxine ang envelope at tiningnan ang laman nito. Bumulaga sa kanya ang mga dokumento at iilang kontrata. Hindi lamang yun. Pinanlamigan pa siya nang makita ang isang marriage contract. "Hindi ko maintindihan, sir, kung para saan ang mga to." "Marriage contract? What? Please explain this, sir." Aniya, sabay bitaw ng mga dokumentong hawak. Umupo naman sa swivel chair ang binata at tumitig ito nang sagad sa butong titig kay Maxine. Ipinatong pa nito ang dalawang siko sa ibabaw ng lamesa at nangalumbaba. Mas lalo tuloy bumigat ang atmosfera sa paligid. "Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, Miss Del Carmen. I want you to be my contractual wife sa loob ng 3 buwan. Nope, 1 taon na." Anito na parabang napakadali lang ng tinutukoy nito. "Are you kidding me, sir? Para saan? At isa pa, bakit hindi ang kakambal ko?" "Because I know your capabilities as a police officer, Miss Del Carmen. Alam ko ang mga misyong napagtagumpayan mo. I like your twin. Pero hindi pwede ang daga sa ganitong trabaho." "Pero bakit kailangan pa ng marriage contract? Hindi ba pwedeng pikehin ang kasal?" Tanong pa niya sa binata na nagpalalim sa pag-iisip nito. Napalunok pa si Maxine nang tumitig muli sa kanya ang asul na mga mata ng lalaki. Siya na ang kusang umiwas dahil pakiramdam niya ay nanlalambot ang mga tuhod niya kahit nakaupo lang siya. "Yeah, you're actually right. Pwede naman ang peking kasal, but I don't like it." "Pero bakit, sir?" "Mawalang galang na ha, pero alam mo naman, di ba, na walang divorce sa Pilipinas? Kapag pumayag akong maikasal sa'yo, magkaka-record ako. Ayoko magka-problema sa magiging asawa ko sana." "I said I don't like it. Whether you like it or not,
I have you to sign the papers. Kung gusto mo ng divorce, magpapakasal tayo sa ibang bansa. At doon tayo magdi-divorce para wala kang record. Malamig na ngayon itong turan kay Maxine. May bahagyang gulat si Maxine sa naging reaksyon ng lalaki. Nakikita kasi niya ang matinding iritasyon sa mukha nito. Kung paano nito hawakan ang cellphone, ramdam niya ang gigil. Bumuntong hininga si Maxine bago kinuha ang ballpen na nasa harapan niya. Paano ang kakambal ko? Hindi mo rin sir sinabi ang pinakadahilan ng tungkol sa bagay na ito. Kailangan kong mahuli ang drug lord sa bansa. Isa siyang human trafficker, child abuser, drug lord at nagbebenta ng illegal na armas. May isang kasino siyang pinapalakad na kailangan kong makapasok. Pero ang tanging pinapapasok lang dito ay lalaking may asawa. Naiintindihan mo na siguro kung bakit kailangan ko isakripisyo ang lintik na records ko para lang sa babaeng inaabuso. Mahabang paliwanag nito kay Maxine. Nakaramdam ng kahihiyan si Maxine dahil sa nalaman. Hindi niya akalain na kayang isakripisyo ng lalaki ang sariling record upang iligtas ang ibang tao. Gamit pa ang natitira niyang wisyo, pikit mata niyang pinirmahan ng marriage contract. Mabilis lang sinipat ng lalaki ito ng tingin. Naroon ang malaking ngisi sa labi nito nang makita ang pirma niya. Good decision. Simula ngayon magiging secretary na rin kita at kailangan mong dumikit sa akin 24/7. Nakangisi nitong sabi bago kinuha sa kamay ni Maxine ang mga dokumento at itinago sa loob ng drawer. Nagpaalam na rin si Maxine na tutungo sa cafeteria. Ngunit sa paglabas niya sa opisina ng lalaki, bumungad sa kanya ang kakambal. Anong ginagawa mo rito, Maxine? Nilalandi mo ba si Steve, ha? Mahina. Ngunit nanggigigil nitong tanong. Ano bang pinagsasabi mo? Pinatawag ako ni Colonel. Nang kayong dalawa lang sa loob ng opisina niya, huwag mo akong gawing tanga. Hiyaw pa nito. Huwag mo din ako itulad sa'yo. Mahina. Pero puno ng diin na sambit ni Maxine sa kakambal. Anong ginawa mo sa loob? Subukan mo lang magsinungaling sa akin at sisiguraduhin kung bukas lang ay mawawalan ka ng trabaho. Pagbabanta pa nito na lalong nagpahanga kay Maxine. Pinagbiyak man sila na bunga, lalong-lalo na ang kanilang itsura, ngunit di hamak na mas matangkad at mas maganda ang pangangatawan ni Maxine kay Marinette. Mas matikas itong tingnan dahil na rin sa walang sawa nitong pagtitraining. Dahan-dahan lumapit si Maxine sa kakambal niya na siya na maikinatras ng isa. Kung ako sa'yo, hindi na ako magtatanong. Baka mamatay ka pa sa sama ng loob. Isa pa pala, huwag mo kong igaya sa'yo na mabilis maibuka ang dalawang hita. Gawain mo kaya ganyan kakapraning, hindi ba? Isang beses mo pa akong hawakan nang madudumi mong kamay, tatamaan ka na sa akin. Pagbabanta ni Maxine at saka niya ito iniwan mag-isa. Kinabukasan, bigla na lang tumawag kay Maxine ang Colonel na si Steve. Sinabihan siya ng lalaki na magkita sila sa harapan ng gate ng PMU. Alas 6 pa lang ay gising na si Maxine at naghahanda upang makipagkita sa lalaki. Simpleng itim na denim pants at itim na t-shirt ang suot niya na pinarisan niya na rin ng sneakers na sapatos. Dito siya sa university natulog mag-isa. May dorm para sa mga estudyante ng paaralan para mapabilis ang pagkikita nila ng binata. Paglabas pa lang niya sa sariling dorm, bumungad na sa kanya si Steve. Nakasandal ito sa pader habang may kinakalikot sa hawak na phone. Good morning, Colonel Steve. Bati niya rito at bahagya pang yumukod. Yeah, let's go. Para mabilis tayo makatapos. Sabi naman ito, matapos isuksok ang cellphone sa bulsa. Sumunod siya rito, ngunit hindi mapigilan ni Maxine ang magtaka kung saan ba sila tutungo. Alas 6 pa lang kasi ng umaga at ni hindi pa siya nakakapag-almusal. Sir, saan ba tayo pupunta? Remove the formalities. Maxine,
Lalo na kapag magkasama tayo at wala tayo sa university. Kapag nasa labas tayo ng paaralan o magkasama tayo, tawagin mo kong Steve. Sige, Steve, saan ba tayo pupunta? Muling pagtatanong ni Maxine hanggang sa makasakay sila ng sasakyan nito. Hindi siya agad pinansin ng lalaki. Bagkus, pinaandar nito ang sasakyan. Lumipas na ang isang minuto ngunit ganun pa rin. Dahil hindi pa rin sinasabi ng lalaki kung saan sila magtutungo. Kailangan nating bumili ng wedding ring. And of course, susuotin nating damit sa bagong mission mamaya. Biglang sambit nito sa kalagitnaan ng katahimikan nila. Mabilis pang pumihit pa kaliwa ang ulo ni Maxine at tiningnan ng lalaki. Wedding ring? Para saan? Utal pa niyang tanong sa lalaki dahil hindi niya akalain ang tungkol sa bagay na ito. Para sa atin. We're husband and wife, di ba? Formalities? Simpleng sagot lang nito. Pero hindi naman natin kailangan ng wedding ring, sir. Steve. Putol nito sa kanya. Steve, hindi na natin kailangan ng wedding ring. Dahil ilang buwan lang naman, di ba? Saka, malalaman ng mga kasamahan natin. They already know. Ano? Paano? Gumuhit ang matinding pagtataka sa mukha ni Maxine. Hindi niya naisip ang tungkol sa bagay na ito. Ang akala kasi niya ay sila lamang ang nakakaalam sa kontrata na mayroon sila. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ng mga kaibigan. Lalo na ng kakambal niyang si Marinette na may lihim na pagmamahal sa binata. Saka lang pumasok sa isipan niya na may relasyon nga pala ang dalawa. This actually a mission, Miss Del Carmen. Kailangan nilang malaman na may asawa na ako. But if ever na mag-work itong kasal na to, I don't mind the going official. Sabi bigla ni Steve sa dalaga na nagpatulala rito. Hindi agad nakakibo si Maxine at tila nabingi sa sinabi ng lalaki. Sa sobrang seryoso ng mukha nito, ay hindi na iisiping nagbibiro ito. Maliban na lamang nang bigla itong bumunghalit ng tawa. Masaya ka na yan? Mataray na sabi ni Maxine sa lalaking tatawa-tawa pa rin. Kung nakita mo lang ang mukha mo, sigurado akong huminto ito sandali, ngunit nagsalita din agad. Pero seryoso ako. Gusto kita. Biglang, naibulalas naman ngayon pero pigil na pigil pa rin ang tawa nito. Tumawa ka na, baka kung saan pa yan lumabas. At hindi na nga napigilan ng binata ang tumawa ng tumawa habang si Maxine ay nakasimangot. Ito ang unang beses na humalakhak ang binatang si Steve. Dalawa lamang kasi ang emosyon nito. Seryoso at ngising aso, pero parehong delikado. Okay na ba? Pwede na ba tayong pumunta sa kung saan talaga tayo pupunta? Tanong pa ni Maxine bago tumingin sa labas ng sasakyan. Itinago niya ang namumulang pisngi at ang kaunting ngiti sa labi. Hindi kasi niya akalain na parang magandang instrumento ang halakhak nito sa pandinig. Hindi na nagsalita pa si Steve, bagkus ay ipinarada niya sa parking lot ang sasakyan. Hanggang sa napansin ni Maxine na nasa mall sila. Let's go! Anang binata at saka ito naglakad papasok sa mall. Lumipas ang kalahating oras at narito pa rin sila sa loob ng jewelry shop. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapili ang binata ng wedding ring nila. Ilang beses na nakipagtalakan si Maxine, ngunit matigas talaga ang Colonel dahil gusto nito ng wedding ring. How about this one, Maxine? This actually pretty decent at hindi masyadong magarbong isuot. Seryoso ang pagsusuri pa nito sa hawak na singsing. Sumang-ayon si Maxine dahil ang hawak nito ay singsing na isang plain gold ring. Simple lamang at walang masyadong disenyo. Maganda siya. Di siya mukhang wedding ring ah. Sagot naman ni Maxine pero sa singsing ang tingin. Really? I want a new one, please. Nagtaas ng tingin si Maxine sa lalaki
at nagtataka itong tiningnan. A new one? Ayaw niya ng singsing na to? Pero bakit? Takang tanong ni Maxine sa sarili. Pero maganda na to, Steve. Hindi naman kailangan ng magarang wedding ring, di ba? Huhubarin din natin yan balang araw. Bulong pa niya sa lalaki. Hindi napansin ni Maxine ang pagdilim na mukha ng Colonel. Sa singsing kasi ang tingin nito, habang ang Colonel ay nasa kanya ang malalamig na titig. No, I want the better one. Malamig ngayon natura ni Steve. Napabuntong hininga na lamang si Maxine at tumingin sa babasaging lalagyan. Naroon lahat ng wedding ring at nakadisplay. Pinasadahan niya ang lahat at napako ang kanyang tingin sa isang pares ng singsing. Mas simple ito kumpara sa naunang pinili ng lalaki. Ngunit napaiikutan ng maliliit na diamond ang singsing para sa bride habang ang sa groom naman ay simple lamang. Miss, pwede ba itong makita? Ani Maxine sa sales lady. Good eyes, ma'am. Dahil ito ang nag-iisang wedding rings namin so far. Nag-iisa lang ito sa buong mundo at walang sumubok bilhin dahil na rin sa presyo. Sabi naman ng sales lady bago kinuha ang ring sa lalagyan. Inilapag nito sa harapan ni na Steve at Max ang wedding rings at mas lalong humanga si Maxine. Sobrang ganda ng singsing sa malapitan. How much is this one? Tanong ni Steve sa sales lady. 500,000, sir. Kamunti ka nang mabitawan ni Maxine ang hawak na singsing nang marinig ang presyo nito. Sunod-sunod pa siyang napalunok bago tumingin sa iba pa. May mas mura ba na design dito? Yung mura lang sana. Taranta niyang sabi. I will get this one. Napatigil si Maxine sa paghahanap ng bago nang sambitin iyon ng binata. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Lalo na nang kunin nito ang kaliwang kamay niya. Sinuot ni Steve ang singsing rito at para talaga itong ginawa para sa kanya. Saktong-sakto kasi ang size ng daliri niya sa singsing. Gorgeous! Puno ng paghangang bulong ni Steve habang ang tingin ay sa mukha ng dalaga. Isang totoong ngiti ang gumuhit sa labi ni Steve nang magtama ang tingin nila ni Maxine. Mas lalong lumawak pa ang ngiti nito nang mamula ang pisngi ng dalaga. Cash po ba, sir, o card base? Putol ng sales lady sa pagtitinginan nilang dalawa. Here. Sabay bigay ni Steve sa black card na hawak. Teka, nasan yung kamay mo? Akin na, isusuot ko to. Sabi naman ni Maxine. Ibinigay ni Steve ang kamay sa dalaga at pinanood niya itong isuot sa kanya ang singsing. Hindi pa nakukuha ni Steve ang black card nang biglang maghiyawan ng mga tao sa labas ng jewelry shop. Sabay na lumabas si Steve at Maxine at nakita nila ang isang holdapan sa loob ng kalapit na jewelry shop. Walang kikilos at walang magtatangkang tumawag ng pulis. Papatayin ko ang babaeng to. Sigaw ng lalaking holdapper. Bilisan mo, ilagay mo lahat ng alahas dyan sa itim na bag. Sigaw naman ang isa nilang kasamahan na may hawak na shotgun. Sir, here's your card po. Sabi ng sales lady na halata ang matinding takot sa muka. Blanko ang mga matang kinuha ni Steve ang card at inabot kay Maxine. Ang kaninang mga mukha nila na maamo at puno ng saya, bigla na lamang napalitan ng lamig. Parehong nakatingin sa nangyayaring holdapan ang mga walang emosyon nilang mukha. Hold my card for a while. Malamig na sabi ni Steve bago naglakad papalabas ng shop. Sumunod si Maxine. Sa malayo pa lang, nakita na agad nila ang mga holdapper. Naalerto ang mga ito nang mapagtanto kung sino ang dalawang naglalakad patungo sa kanila. Sige, subukan mong lumapit. Ipuputo ko to. Pagbabantaan nito sa binatang si Steve.
In this broad daylight, magnanakaw kayo? Hindi ba pwedeng mamayang gabi na lang sana? Sambit ni Steve na may panunuya. Namula sa galit at pagkapahiya ang lalaking holdapper. Itinutok nito ang baril kay Steve at nanlilisik na ngayon ang mga mata. Ang yabang mo, purkit pulis ka. Sino ka ba sa inakala mo? Kung akala mo matatakot ako sa'yo, nagkakamali ka. Sigaw pa nito. Taimtim lang din na nakamasid si Maxine sa nangyayari. Nakita niya agad sa talas ng mata niya na peking shotgun ang hawak ng isa nitong kasama. Habang nag-uusap ang dalawa, dahan-dahang tumungo si Maxine sa holdapper. Sige, subukan mong lumapit. Ipuputok ko to. Garalgal ng lalaki nang unti-unti nang makalapit si Maxine. Suminghap ang lahat ng nanonood nang kabigin ng dalaga ang kamay na may hawak ng baril. Sa kanya ito, tinuhuran sa sikmura. Nawala ng malay ang lalaking kasama nito. Mas lalong naalarma ang isa at itinutok na kay Maxine ang hawak na baril. Hindi ako nagbibiro. Ipuputok ko talaga sa iyo to. Malakas nitong sigaw. Dahil ilang di pa lang ang layo ni Maxine, isang malakas na sipa ang ginawa niya. Tumalsik ang hawak nitong baril at napilayan pa ito ng kamay. Isang malakas na hiyaw ang lumabas sa holdapper bago siya dinampot ng mga pulis. Sa kabilang banda naman ay si Steve na humanga sa asawa. Asawa na ang tingin niya sa babae kahit kontrata lamang ito. Hanggang ngayon ay nasa isip pa rin niya kung paano nito napanood ang pahikipaglaban nito. Hindi na siya magtataka kung bakit nangunguna ito sa PMU. Kung bakit lahat ng misyong inatas niya ay successful lahat. Maxine, let's go para sa sunod nating misyon. Aniya at hinawakan ng kamay nito. Dinala siya sa isang boutique ng mga damit. Hanapan niya siya ng damit na babagay sa masquerade party. Simple one, but not too showy. Lalo na sa bandang harap. Utos ni Steve sa sales lady. Nagpahila na lamang si Maxine sa babae at dinamitan siya nito. Isang bodycon dress na lumagpas hanggang paa ang suot niya. Tago ang malulusog niyang dibdib at backless naman ang likuran nito. Kitang-kita kung gaano kaganda ang maputi niyang balat. Makinis at walang kahit na anong peklat. Idagdag pa ang mahabang slit sa kanang hita kung saan kitang-kita ang ganda ng hita niya. Kinulot din ang buhok niya at nilagyan siya ng makapal na makeup kasama na ang half mask. Damn, gorgeous. Iyan lamang ang naibulong ni Steve nang bumungad sa kanya ang babae. Saksakan nito ng ganda, lalo na ang katawan nito. Walang sinabi ang katawan ng kakambal niya. Idagdag pa ang katangkaran din ito na pasok sa panlasa ni Steve. Okay ba? Hindi naman ako pangit? Nahihiyang tanong pa nito. Hindi na napigilan ni Steve kaya nilapitan niya ito. Nagulat pa ang babae sa sunod niyang ginawa. Pinatakan lamang niya ng halik ang dalaga sa leeg nito. Amoy na amoy ni Steve ang natural na bango ng dalaga. Pigil na pigil siyang huwag lagyan ng bite mark ang babae. You're so gorgeous, wife. Malalim at may pangaakit niyang bulong. Namula si Maxine dahil doon. Bigla din bumilis sa tibok ng puso niya habang magkalapit sila ng lalaki. Lutang na lutang ang isip niya hanggang sa makasakay sila ng kotse. We're here, sabi ni Steve. Dito lamang napansin ni Maxine na nasa isang mamahaling hotel sila. Inalalayan pa siyang bumaba ng sasakyan at maglakad patungo roon. Pagpasok nila sa venue, sumalubong sa kanila ang mga kilalang tao. Ang atmosphere ng paligid ay nagsasabing mapanganib ang mga taong narito. Our mission tonight ay hulihin ng drug lord. Huwag kang aalis sa tabi ko, Maxine. And please, don't drink anything na wine. Paalala ni Steve bago nag-umpisa ang totoong laro.
Pagtapak pa lang nila sa venue, nasa kanila na ang tingin ng lahat. Hindi rin ibinaba ni Maxine ang focus niya sa mga bisita. Pasimple niyang pinag-aralan ang bawat kilos ng mga narito. Tama si Steve. Ito na nga ang simula ng pagkahanap nila ng isang daga. Mr. Hamilton, it was so nice to see you again. Mabuti naman at nakadalo ka sa pagtitipon ngayong araw. Nakipagkamay pa ito sa binata, ngunit ang mata ng matanda ay napako kay Maxine na pasimpleng nagmamasid sa paligid. Eyes on me, Mr. Solly. Malamig namang sabi ni Steve sa matanda. Hindi niya nagustuhan ang malagkit na tingin ng lalaki sa asawa niya. Tila, hinuhubaran nito sa mga isip nila. Mas lalo tuloy humigpit ang hawak ni Steve sa bewang ng asawa. At napansin naman iyon ni Maxine. Kaya nagtataka siyang napatingin sa lalaki. Bakit? Kinakabahan pa niyang tanong dahil masama ang mood nito na kanina lamang ay maayos pa. Pwede mo bang ipakilala sa amin ang magandang dilag na kasama mo ngayon, Mr. Hamilton? Muling pagsasalita ng matandang lalaki. This is my wife. Her name is Maxine. Madiin niya pang sambit sa salitang wife. How lucky you are! Dahil may asawa kang ubod ng ganda. Dagdag pa ng matanda at saka siya nito malisyosong tinitigan mula ulo hanggang paa. Hindi itinago ng matanda ang pagnanasa sa mga mata, kaya lalong sumidhi ang galit ni Steve. Kaunti na lamang, at ipuputok na niya ang baril sa sintido nito. Napansin ni Maxine ang pagngingit-ngit ng galit ni Steve. Sobrang lamig na rin ang mga mata nito, ngunit narito ang matinding ngisi sa labi. Kailangan niyang pakalmahin ito dahil baka masira ang plano nila. Hinimas-himas ni Maxine ang braso ng lalaki na nakapulupot na ngayon sa bewang niya. Relax. Malambing pa niyang bulong. May konting gulat sa mukha ni Steve, ngunit nakatulong naman ito upang pakalmahin ang galit niya. I hate it. May pagtatampo pa nitong bulong bago isiniksik ang mukha sa gilid ng leeg ni Maxine. Ayokong tinitingnan ka nila. Bakit kasi ang ganda mo? Tila nahihirapan pa nitong sambit at saka naramdaman ni Maxine ang banayad na halik nito sa leeg niya. Nakaramdam ng iilang paru-paro sa sikmura si Maxine. Bigla din siya nakaramdam ng pag-iinit ng buong katawan. Kagatlabi niyang pinigilan ang pag-alpas ng mahinang halinghing dala ng sensasyon na ginagawa ng lalaki. Sakalang natauhan si Maxine nang biglang magpalakpakan ng mga tao. Mabilis siyang naitulak ni Steve na puno ng pagnanasa ngayon ang mga mata. Fine. Bored pa nitong sabi bago nito inayos ang suot ng babae. Blanco din ang mga mata niya nang tumingin sa matandang lalaki na nasa harapan pa. May napansin akong kakaiba sa may direksyon ng mga inumin na ibulong ni Maxine sa lalaki. Isa kasi sa napansin niya ang waiter kanina na parang may ibinubudbud sa mga inumin. Okay, mag-iingat ka. Anit o bago siya binitawan. Nagtungo si Maxine sa mga inumin at pasimpleng kumuha ng isang baso na may lamang wine. Inamoy niya ito at wala siyang naamoy na kakaiba. Hindi rin niya napansin ang waiter na nasa likuran niya. What drinks do you want, ma'am? Magalang nitong tanong sa kanya. Okay na ako rito. Salamat. Pwede niyo pong itry ang bago naming inumin. Ladies drink po ito at mababa ang alcohol content. Sabi pa ng waiter, saka inabot ang baso na may alak na kakaibang kulay. Rainbow color to be exact. You can try this, ma'am. Kinuha niya ito ng nakangiti sabay talikod. Ngunit, hindi niya napansin na maliit na bagay na tumusok sa balat niya. Napaigtad pa siya nang maramdaman ito. I'm sorry po. Tarantang sabi ng waiter, saka nito inilayo ang sarili.
Napansin ni Maxine ang maliit na dugo sa braso niya. Sa kanya tiningnan ang damit na waiter na tumama sa braso niya sa nakausting butones nito. Hindi niya ito pinansin at naglakad na patungo kay Steve. Hindi pa siya nakakalapit nang biglang sumabog ang mga chandelier. Napadapa ang lahat, pati na si Maxine. Mabilis niyang hinugot ang baril na nakatago sa gilid ng legs niya at nagtago sa ilalim ng mesa. Nagsimula na ring magwala ang lahat at magtulakan upang makalabas ng venue. Maxine, where the hell are you? Dumagundong ang boses ni Steve at hinanap ang asawa. Mabilis niya itong nakita sa ilalim ng mesa. Ngunit nagtaka si Steve. Namumula ang mukha nito dahil wala na ang suot nitong mask. Namumungay din ang mga mata at tila nang hihina. Ilang beses umalingaw-ngaw ang tunog ng baril sa paligid. Wala nang nagawa pa si Steve kundi ubusin ng mga armadong lalaki. Wala na siyang pakialam kung saan matamaan ang mga ito. Hanggang sa magsidatingan ng mga pulis. Mabilis niyang nilapitan si Maxine na nakasalampak sa sahig. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Steve. Tumingala ang babae sa kanya at nakita ni Steve ang mapulang mata nito. Hinawakan pa niya ang magkabilang pisngi nito at nag-aapoy sa init ang katawan ng babae. Sobrang init. Anong ibig mong sabihin? Anong mainit? Basta Steve, mainit. Sinubukan pang baklasin ni Maxine ang sariling damit. Mabuti na lamang at mabilis itong napigilan ni Steve. Binuhat niya pa bridal style ito at isinakay sa kanyang sasakyan. Dinala niya ang asawa sa malapit na hotel dahil alam na niya kung anong nangyayari sa babae. Ibinaba niya ito sa malambot na kama na panayang ungol dahil sa init na nararamdaman. Rufa? Bungad niya sa cellphone nang sagutin ito ng babaeng lieutenant. Sir, hindi pa namin nahuhuli ang drug lord. Nakatakas na naman siya. My wife! Hiyaw ni Steve dahil sa tarantang naramdaman. Sir, may asawa ka na? Kailan pa? Si Maxine din pala, sir. Hindi ko siya. She's with me right now. Kailangan ko ng antidote sa aprodisyak na sinaksak sa kanya. What? Kamusta siya, sir? Sandali. Aprodisyak? But sir, walang antidote sa ganyan. What do you mean wala? Hindi pwedeng panoorin ko lang siya maghirap magdamag. Hindi na napigilan ni Steve na sumambulat sa inis. Hindi niya kayang makita itong nahihirapan at lumuluha. Hindi niya naman ito pwedeng hawakan dahil baka hindi niya mapigilan ang sarili. Eh sir, wala nang ibang paraan dyan. Kailangan niyang... Aware si Steve sa gustong sabihin ng lieutenant. Pero ang tanong ay hindi niya alam kung kakayanin niya. Hindi rin niya kakayanin kapag iba ang gumawa. Steve, please help me. Ang init. Iyak pa nito at pilit na hinuhubad ang suot na damit. I'll call you later, Rufa. Sabi na lamang niya sa kausap bago pinatay ang tawag. Steve, please. Please, Steve. I don't know anymore. But is it okay? Mag-asawa naman tayo, di ba? And I will take responsibility after this. Sambit niya bago siniil ang nakaawang na labi ng babae. Nagpatianod na rin si Maxine sa init na nararamdaman. Para siyang sinisilaban sa init ng katawan niya. Ngunit nawawala ito sa tuwing dumidikit ang balat ng lalaki. Nang gabing yon, naging isa sila. Ang mga impit na pag-iyak ni Maxine ang tanging maririnig sa buong silid na sila lamang dalawa. Dalawang linggo na ang lumipas at nag-iiwasan pa rin si Maxine at Steve dahil sa gabing pinagsaluhan nila. Nalaman na din ng mga kasamahan nila ang tungkol sa pagpapakasal nila. Hindi rin maipinta ang mukha ni Marinette nang malaman na ang binata ay kasal na sa kakambal. Umalis na rin ito
Ngunit hindi gusto ni Maxine ang nararamdaman dahil para bang may binabalak ang kanyang kakambal. "Maxine, can we talk?" Nanigas sa pagkakatayo si Maxine nang marinig ang boses na dalawang linggo na naring iniiwasan. Bigla na namang kumabog ang dibdib niya dahil sa kaba. Hindi rin niya ito matingnan. Nang gabing may mangyari sa kanila, aminado siyang ginusto niya rin ito, hindi dahil sa epekto ng aprodisyak. Aminado siya na nahuhulog na ang loob niya sa lalaki. Ngunit natatakot siya dahil pansamantala lamang ang pagiging mag-asawa nila. "Para saan? Pwede mo naman sabihin sa akin ngayon." Malamig niya ang turan. "I'm sorry about that day. Kung yun lang ang paraan na naisip ko. But I want you to know na ginusto ko rin ang nangyari sa atin." Nagtaas ng tingin si Maxine at sumalubong sa kanya ang seryosong titig ng lalaki. Isa lamang ang nababasa niya sa mga mata nito. Ang matinding pangungulila sa kanya. "Bakit? Hindi naman tayo magtatagal, di ba? Alam ko, matatapos din ang kontrata natin." Matabang na sambit ni Maxine. Hindi niya gustong buksan ang tungkol sa bagay na yon. Ngunit ito kasi ang nagpapagulo sa sitwasyon. "No, wala nang maghihiwalay, naririnig mo ko? Sa akin ka na simula nang makuha kita. I know, selfish ako. Pero hindi na kita kayang bitawan ngayon, Maxine. Not now, not tomorrow, not ever." Umawang ang bibig ni Maxine dahil sa narinig sa lalaki. Bigla na lamang pumatak ang mga luha niya. Napayuko siya sa isiping ang isang tulad niyang hindi nagpapakita ng emosyon, ngunit ngayon ay lumuluha siya sa harapan nito. "Why are you crying? Did I say something bad? I'm sorry kung naging harsh ako sa pagsasalita. But you know what? Gusto kitang halikan ngayon dahil nakakatemp kang tingnan." Saka pa siya nito niyakap ng sobrang higpit. "Bakit? Anong bakit? Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Iyong hindi mo na ako pakakawalan. Bakit? Kasi ba dahil may nangyari sa atin? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Bakit ba ang slow mo? Kung gaano ka kagaling sa pahikipaglaban, sana gano'n rin kabilis makarealize." Nagtatampo namang sabi ni Steve sa dalaga. Yumakap na rin pabalik si Maxine sa binata. Isinubsob niya ang muka sa matigas nitong dibdib. Sobrang gaan ang pakiramdam niya ngayon. "I love you, Maxine. Alam ko mabilis ang lahat pero trust me, I love you. Nagising na lamang ako isang araw na ikaw na ang hinahanap ko. Na mahal na kita." "Paano? Paano mo nasabing mahal mo ako, Steve? Hindi ba magkarelasyon kayo ng kakambal ko?" May pait pang tanong ni Maxine. "Walang kami, Maxine. Hindi naging kami. Ang kakambal mo ang umaakit sa akin. I did kiss her. Pero more than that, wala nang nangyari sa amin. I'm sorry about that. Akala ko ikaw siya nung araw na yon. Nagulat rin ako nang mapagtanto na hindi siya ikaw." Nahihiya pang paliwanag ng lalaki. Natatandaan ni Steve ang araw na yon. Hindi niya kasi akalain na ibang babae palang pumasok sa opisina niya. Dahil din sa pagod at antok niya, hindi niya nakilala ng maayos ang babae. Napagtanto na lamang niya na si Marinette ito nang sampalin siya. "Yung araw na tinawag mong pangalan ko habang hinahalikan mo siya?" tanong ni Maxine. Tinaasan siya ni Steve ng isang kilay na ikinapula naman ni Maxine. Umusli pa ang mapaglarong ngisi nito sa labi. "Hindi ko alam na may ginagawa kayo ng araw na yun, ha? Gusto lang talaga kitang makausap ng araw na yun, kaya pumunta ako sa opisina mo." Defensive namang paliwanag ni Maxine. "Really? Oo nga. Nang araw ba na yun may nararamdaman ka na rin sa akin?"
Biglang tanong pa ni Steve na nagpaubo kay Maxine. Pero nang makita ni Maxine kung gaano kasaya ang mata ni Steve, hindi niya namalayan ng kabigin niya ang mukha nito at pinagdikit ang mga labi nila. Oo. Nung araw na yon, tumitibok na ang puso ko para sa'yo. Don't you dare nabawiin ang sinabi mo ngayon. Asawa na kita at asawa mo na ako. Sa'yo lang ako at akin ka lang. Sabi ni Maxine sa pagitan ng halika nila. Napangiti si Steve at mas inilapit pa ang katawan nila sa isa't isa. Opo, bossing. Ani Steve bago niya mas pinalalim ang halika ng dalawa. Pagkalipas ng isa pang linggo, naging masaya ang buhay nila Steve at Maxine. Palagi na rin nagkakaroon ng mapupulang langgam sa buong university dahil sa paglalambingan nila. Palagi din silang tampulan ng tukso, ngunit nasanay na rin si Maxine. Ang dating tahimik na dalaga na palaging mag-isa at walang emosyon na mahikita sa mukha, napalitan iyon ng masayahin at palaging nakangiti. Ngunit kaakibat ng saya ay ang lungkot. Kaakibat ng masayang pagsasama ay ang mga taong hindi marunong maging masaya sa relasyon ng iba. Naatasan si Maxine sa isang misyon kasama ang kaibigang si Rufa. Biglaan ito, kaya hindi na rin nakapagpaalam si Maxine sa asawa. Dahil busy ito sa pag-aayos ng palaro para bukas. Nasabihan ko ng team ko, Maxine, tayo na ang mauuna sa pinagtataguan ng hudas na yun. Sabi ng kaibigan niya, habang ang mga tingin ay sa harapan dahil ito ang nagmamaneho. Ano pa nga bang magagawa natin? Ihahanda ko ng mga gagamitin nating armas. Sabi naman ni Maxine at hinanda na ang mga armas. Hindi pa nito tuluyan na ayos sa mga baril na gagamitin nang biglang may humarang na apat na sasakyan sa harapan nila. Baril! Maxine! Hiyaw ni Rufa na mabilis namang inabutan ang baril ni Maxine. Ngunit huli na. Hinagisa ng tear gas ang sinasakyan nila Maxine at Rufa. Nawala ng malay si Rufa at ganoon din si Maxine. Sa kabilang banda naman ay si Steve na hindi mapakali dahil isang araw na walang paramdamang asawa. Ang huling nabalitaan niya ay may misyon nito kasama ang kaibigan. Ngayong araw ang palarong gaganapin sa university at isa siya sa mga judges. Ilang oras lamang ang lumipas at nagsimula na ang palaro. Ngunit hindi pa rin makampante si Steve dahil hindi pa rin niya nakakausap ang asawa. Sandali muna siyang nagbanyo upang tanungin ang mga kasamahan. Naabutan niya si Rufa na paggewang-gewang na bitbit si Maxine. Wife! Bulong ni Steve at mabilis na dinaluhan ang asawa at hinalikan ito sa noo. Pero bahagya siyang umatras dahil parang may kakaiba sa asawa. Tinitigan niya ito ng mabuti at para bang may kakaiba rito. Anong nangyari kay Rufa? Takang tanong niya at umiwas sa pagtangkang pagyakap ni Maxine. May humarang sa amin na bandido at hinagisa nila ng tear gas ang sinasakyan namin, babe. Mabuti na lamang at hindi kami nasaktan. Mas lalong lumakas ang kutob ni Steve na hindi ang asawa niya ang nasa harapan. Pero suot nito ang wedding ring nila. Hindi mo ako tinatawag na babe, wife. Malamig na tura ni Steve. Naputla ang babae habang nakatingin sa kanya. At lalong lumakas ang hinala ni Steve dahil iisang tao lang naman ang tumatawag sa kanya nito. Dinamba na matinding takot ang puso niya. Nagdilim ang paningin niya at nakita na lamang niya ang sarili na sa kalsakal ng babae. Nasaan ang asawa ko, Marinette? Nasaan si Maxine? Hiyaw niya sa mismong pagmumukha nito. Ah, ano bang sinasabi mo? Ako si Maxine! Ako ang asawa mo! Kuhang-kuha nito ang bawat gasgas at parte ni Maxine, ngunit kilalang kilala niya ito. Mas lalo pang diniina ni Steve ang pagkakasakal dito. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinasabi kung nasaan ang asawa ko. Nakaagaw na rin sila ng atensyon. Lalo na mahagipan ng mata niya ang kapatid na si Cesar
nakarga ang babaeng mahal na duguan. Anong nangyayari dito, Steve? Bakit sakal mo ang asawa mo? Singit ni Lander, ang nakatatandang kapatid niya. Hindi siya ang asawa ko, Lander. Si Marinette ang babaeng yan. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang asawa ko. Pumipitik na sa galit si Steve dahil sa kasinungalingan ng babae. Nasaan ang kakambal mo, Marinette? Bakit ikaw ang narito? Si Lander na ang nagtanong sa babae. Nangatog ang mga tuhod ni Marinette dahil sa ibang presensyang dala ng lalaki. Lalo na nang ilabas nito ang baril at itinutok sa kanya. Speak. Oo na. Hindi ako si Maxine. Pero hindi nyo na siya makikita dahil sinigurado ko na mamamatay ang babaeng yun. Mamamatay siya. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Marinette. Sinampal siya ni Rufa na nakasalampak pa rin sa lupa. Panayang agos ng mga luha nito habang naaalala kung paano nila kinuha ang kaibigan. Hayop ka! Pinahamak mo ang kakambal mo? Hayop ka! Sa gigil ni Steve, mabilis siyang naglakad palayo doon. Kinuha niya ang cellphone at pinahanda ang mga kasamahan. Ililigtas niya ang asawa niya ngayon mismo. Mabilis na hanap ng mga kasamahan niya ang destinasyon ni Maxine. Nasa liblib itong lugar sa probinsya ng Tarlac. Wala na siyang sinayang panapagkakataon at sinugod ang lugar na ito nang hindi pinag-iisipan. Naloko na, boss. Naset up tayong lahat. Takbo! Boss, may bomba! Takbo! Hiyaw ng isa sa mga kasamahan ni Steve. Sumabog bigla ang bombang nasa malapit sa kanila. Tinamaan ang lahat ng kasama niya. Habang si Steve ay nagkaroon lamang ng paso sa balikat. Luhaan niyang pinagmasdan ng mga walang malay at sugatan niyang kasamahan. Sinisi niya ang sarili dahil naging padalos-dalos siya sa plano. Madilim ang lugar. Malamig at mapanghe. Ayan ang pagkakadescribe ni Maxine sa lugar kung nasan siya. Nagising na lamang siya na narito na. At wala siyang ideya kung sino ang kumuha sa kanya. Nakaposas pa ang isang kamay niya sa maliit na bakal. Hindi rin niya alam kung ilang oras na o araw na siyang naroon. Ramdam niya ang panghihina at ang gutom. Boss, anong gagawin natin sa babae? Tiyak na. Nasabihan na sigurado ni Marinette ang colonel na yun. Napakatinik ng isang yun. Dinig ni Maxine sa pag-uusap ng dalawang lalaki sa kabilang panig ng silid. Dispatsyahin ang babae. Iyan ang sinabi ng kausap nito. Bigla na lamang tumahimik na mas lalong nagpatakot sa kanya. Agarang pinakawalan ni Maxine ang sarili sa posas. Nagpanggap siyang tulog at nang maramdaman na niya ang papalapit na lalaki na aatake sana sa kanya, ay sumalubong sa kanya ang kamukha ng asawa. Nakilala niya agad ito dahil sa asul na mga mata. Cesar? Utal niyang sabi sa pangalan ng kapatid ng asawa. Shhh! Ililigtas kita! Tara na! Hindi pwede si kuya dahil nasa hospital siya ngayon. Sabi nito na nagbigay ng takot kay Maxine. Inalalayan siya nito makatayo dahil nanlalambot talaga ang tuhod niya. Inabutan din siya ng baril upang maging proteksyon. Anong nangyari sa asawa ko, Cesar? Okay lang naman siya, di ba? Pag-aalala niyang tanong. Oo, okay lang si kuya. Nagpapagaling na siya. Sagot ni Cesar. Sabay silang napayokong dalawa nang bigla silang barilin ng kalaban. Pinaulanan sila ng bala at wala silang magawa kundi ang magtago sa malaking tipak ng bato. Ngayon lang napagtanto ni Maxine na nasa abandonadong building sila. Naririnig niyo ba ako? Wala kayong ititira sa kanila. Bombahin ang lugar. Sabi ng nanggagalaiting sigaw ng lalaki. Ibinuhos lahat ni Maxine ang natitirang lakas nang tumakbo sila ni Cesar palabas ng building. Nakita pa niyang tinamaan ng bala ang kanang braso ng lalaki. Ngunit hindi nito iyon ininda. Sumakay sila sa sasakyan at pinaharurot ito ng mabilis papalayo sa lugar. Ang inakalang kaligtasan nilang dalawa
ay nagbago. 15 seconds na lamang na makita ni Cesar ang nakatanim na bomba sa loob ng sasakyang sinasakyan nila. At upang iligtas ang babae, itinulak niya ito palabas ng sasakyan. Kitang-kita ni Maxine ang malungkot ng ngiti ni Cesar bago sumabog ang sinasakyan nitong sasakyan. Hindi ininda ni Maxine ang sakit ng katawan at ang dugong umaago sa ulo. Nanlamig lamang siya sa matinding takot nang maramdaman ang pagsidhi ng sakit ng kanyang puson. Kasunod ang sakit nito ay ang pag-agos ng dugo sa gitnang parte ng kanyang katawan. Kinain siya ng kadiliman at nawala ng malay. 3 buwan na ang nakalipas simula nang mangyari ang insidenteng iyon. Kamuntikan nang mawala ang pinagbubuntis niya. Ngunit makapit ang bata, kaya nagawa pa itong iligtas. Mag-aapat na buwan na siya ngayong buntis. At pasasalamat niya ito sa lalaking nagligtas sa kanya. Wife, bulong ni Steve at yumakap ito sa asawa. Nasasaktan ako para kay Cesar, love. Malungkot niyang bulong. Nakatingin sila ngayon sa binatang nakaupo sa wheelchair. May benda ang magkabilang binti nito at sunog ang braso at kaunti sa muka. Ito ang nangyari nang sumabog ang sinasakyan nila ng gabing iyon. Nakatulala ito at palaging umiiyak, hinahanap ang nobya niyang si Daphne. Ngunit ayaw naman itong magpakita sa dalaga dahil takot na tanggihan at pandirihan siya. May pwede ba tayong gawin para sa kanya? Hindi ko na kaya makita siya ng ganyan. Ilang beses na namin siyang kinausap, wife. Pero matigas talaga ang ulo ng isang yan eh. Sagot ni Steve sa asawa at saka hinimas-himas ang umbok na niyang tiyan. Pero hindi ko na kaya na makita siyang ganyan. Ako rin. Tumagal pa ang panonood nila sa binata na nakatulala pa rin sa labas. Sa kanila ito iniwan upang mapag-isa. Ganito ang naging buhay ni Cesar sa 3 buwan matapos ang aksidenteng iyon. May gusto ka bang kainin? Ipabili? Pupunta ako ngayon sa palengke para mamili ng masustansyang pagkain. Paalam ni Steve sa asawa. Mangga sana, love. Saka, sana bagoong at mansanas din. Sabi ni Maxine. Tinanguan siya ni Steve at nagpaalam na itong umalis. Bago ito tumungo sa palengke, dumaan muna siya sa university upang tingnan ang kondisyon ng paaralan. Naabutan pa niya si Lander na nakikipagtalo sa babaeng lieutenant na bagong salta sa grupo nila. I told you, Camila, wala kang mapapala sa lintik na lalaking yun. Malakas na hiyaw ng kapatid ni Steve sa babaeng saksakan din ng ganda. Bakit? Sa'yo ba meron akong mapapala? Maliban sa boring ka na kasama, babaero ka na, maliit pa ang bird mo. Hiyaw din ang babae pabalik. Ang kapal na mukha mo, Camila. Para sabihin ko sa'yo, para akong humahawak ng pader sa dibdib mo. What? Tila nasaktan pa ang babae sa huling sinabi ng kapatid niya. Napailing-iling na lamang si Steve nang makitang nanakbo paalis ang babaeng lieutenant. Napasabunot naman ang kapatid niya dahil sa inis. Don't treat your queen like that, kuya. Baka pagising mo, nasa piling na ng ibang lalaki yan. Biro niya sa kapatid. Oh, shut up. Iritang sabi nito, saka ito nagtungo kung saan pumunta ang babae. Natawa na lamang siya dahil ang kuya niyang singilap ay naghahabol ngayon sa babae. Nakatagpo ito ng babaeng kayang sabayan ang ilit ng ulo ng kapatid. Tutungo na sana siya sa opisina nang makita ni Steve si Veronica, ang pinsan ni Daphne. Nakikipag-away ito kay Sancho na ang bunso nila. Nakauwi na si Cesar? Bakit hindi niyo sinabi agad? Alam niyo ba na ilang beses ako nagpabalik-balik dito? Kami ni Daphne? 3 buwan naghihintay ang pinsan ko. Dismayado nitong sigaw sa kapatid niyang si Sancho. Hindi nga niya gustong ipaalam, okay? Nirerespeto namin ang kapatid namin. Kahit na, sana alam niyong may naghihintay sa kanya. Dahil sa matinding galit nito, mabilis itong naglakad paalis.
na pabuntong hininga na lamang silang magkakapatid dahil sa problemang ganito. Anong ginagawa mo rito, kuya? Kung tungkol yan sa gumawa nito kina Kuya Cesar, okay na. Nabubulok na sila ngayon sa kulungan kasama ang kakambal ng asawa mo. Sabi ng kapatid niya. Hindi pa rin ba kayo maayos ni Veronica? Iyan lamang ang lumabas sa bibig ni Steve. Walang kami, kuya. Excuse me at may gagawin lang ako. Paalam nito. Napakamot na lamang ng sariling ulo si Steve bago bumalik sa sasakyan at tumungo sa palengke. Mabilis lamang ang naging biyahe niya, kaya mabilis siyang nakarating muli sa bahay. Nakangiti pa siya habang tanga ng isang manika na binili niya para sa anak nila. Ngunit napansin niya ang dalawang babae na nakatayo sa may laking gate habang nakasilip sa siwang nito. Nakilala agad ni Steve ang mga babae. Narinig pa niya ang usapan ng dalawa at kung paano bumagsak ang mga luha nito. I'm sorry. Kasalanan ko kung bakit nangyari yan kay Cesar. Hagulhol niya habang nakaluhod sa harapan ni Daphne. Sir, huwag kang lumuhod. Naiintindihan ko ang nangyari. Isa pa, kung ako yan, ganun din naman siguro ang gagawin ko. Naiintindihan ko naman. Anito, kahit bakas na bakas ang lungkot nito sa mga mata. Kahit ipagtulakan ka niya, huwag mo siyang iiwan ha. Gusto kong kunin mo siya, Daphne. Ilang buwan na akong problemado dyan. Biro pa niya sa babae. Ngumiti lamang ito sa kanya ng tipid bago sinabi ang plano niya. Wala pang ilang linggo nang sumabog ang isyo ni Daphne. Naspatan ito kasama ang isang hindi kilalang lalaki at sinasabing nobya ng babae. Steve, pwede ka bang mag-hire ng private investigator para alamin kung kaano-ano ni Daphne yung kasama niya sa picture? Sabi ni Cesar na namumula ngayon ng mata. Simula kasi nang malaman ng kapatid niya tungkol sa issue, ay wala itong patda sa pag-iyak. Bakit kasi hindi mo siya puntahan, Cesar? Kausapin mo siya. Singit naman ang asawa ni Steve na si Maxine. Panailantak naman ito sa mansanas at bagoong. Hindi na lamang nagre-reklamo si Steve sa tuwing sinusubuan niya ang asawa. Mansanas na may bagoong. Hindi niya alam kung anong gawin niyang paglunok pero ayaw din niyang saktan ang damdamin ng asawa. Tutal, siya naman ang may kasalanan kung bakit busog ito ng siyam na buwan. Paano kung pandirihan niya ako? Paano kung ipagtabuyan niya ako kasi pangit na ako? Hysterical ni Cesar sa harapan nila. Nanginginig din ang katawan nito at panay ang tulo ng luha. Cesar, kailangan mo lang magtiwala. Hindi kanya ipagtutulakan. Hindi kanya iiwan. Tsaka Cesar, kung may tiwala ka kay Daphne, hindi mo maiisip yan. Kung kilala mo talaga si Daphne, ay alam mong hindi siya ganung klase ng tao. Tama ang asawa ko, Cesar. Kung totoong kilala mo ang nobya mo, alam mong hindi niya gagawin yan. Puntahan mo na siya. Tama na ang pagiging sad boy. Kunin mo ulit ang babaeng para sa'yo. Sabi ni Steve. Tumango ang kapatid niyang si Cesar at umalis ito na tulak-tulak ang sariling wheelchair. Naiwan si Maxine at Steve sa sala habang nanonood ng SpongeBob ang asawa. Sa tingin ko matatapos na ang pagdurusa niya, love. Sabi ni Maxine sabay kagat sa mansanas. I hope so. Bulong naman ni Steve at saka niyakap si Maxine. Ito ang pinaka-relaxing at comfortable na ginagawa niya sa tuwing yakap niya ang pinakamagandang babae para sa kanya sa buong mundo. Pagkalipas nga ng isang taon, ay bumalik na sa pagiging sundalo si Maxine matapos niyang isilang ang unang anak nila ni Steve. Pinayagan naman siya ni Steve dahil mahal na mahal siya ng asawa. Ngayong araw ang day off nila at plano nilang sorpresahin ang anak ang daddy nito. Nakita niya agad si Steve sa gitna ng soccer field habang nagtitraining ng shooting. Tingnan mo si Daddy Maxwell. Ang gwapo, diba? Mabuti na lang at namana mo ang kagwapuhan ng daddy mo. Proud nitong sabi sa anak
Ngunit, bigla na lamang nawala ang ngiti sa labi ni Maxine nang makitang may hitad na lumapit sa asawa niya. Hindi sana ito papansin ni Maxine. Ngunit, lumambitin kasi ito sa braso ng asawa. Umapoy agad sa galit ang tuktok ng bumbuna ni Maxine. "Maxwell, baby, come to Ninang!" Sakto naman ang dating ni Rufa, kaya kinuha nito ang anak ni Maxine. "May dala ka bang baril dyan, Rufa?" Malamig na tanong ni Maxine kay Rufa. "Bakit? Anong gagawin mo?" Takang tanong naman ang kaibigan niya. "May papaputukan lang ako." Ibinigay ni Rufa ang baril niya na nakasaksak sa tagiliran. Nising aso naman si Maxine nang ikasa ang baril at walang kahirap-hirap nitong binarilang bote ng mineral water na hawak ni Steve. Dinig pa ni Maxine ang malakas na tili ng babaeng hitad. Saka ito tumingin sa direksyon niya. Mas lalong nagpuyos ang damdamin ni Maxine nang ngisihan siya na parang aso ni Steve. "Wife!" Hiyaw nito at kumaway-kaway pa. "Magbibilang ako ng tatlo. Kapag hindi ka pumunta sa akin ngayon, hindi ka nasisikatan ng araw bukas." Pagbabanta niya sa asawa. Nakataas ang kamay ni Steve na lumapit sa siga niyang asawa. Ang babaeng kanina namang lumalandi sa asawa niya ay parang asong nabahagang buntot sa takot. "Requirement ba talaga na makipaglandian ka sa iba? Bakit, selos ka?" Pang-iinis pa nito sa kanya. "Hindi, dahil marami akong lalaki." Ang mapanginis na mukha ni Steve ay napalitan din ng inis. Lumamig bigla ang mukha, kaya napalunok na magkakasunod si Maxine. Pikon talaga ang asawa niya. "Subukan lang nila na kantin ni dulo ng damit mo. Di na sila makakalanghap ng oxygen bukas." "Ewan ko sa'yo, bakit kasi ang gwapo mo?" Naibulalas pa ni Maxine. Lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Maxine nang pumula ang pisngi ng kanyang asawa. Ito ang gusto niya sa asawa. Kapag kinikilig, namumula ang pisngi. Lalo na kapag sinasabihan niyang gwapo ito. "Shut up. Minsan, naisip ko minahal mo lang yata ako dahil gwapo ako eh." May pagtatampo pa sa boses nito. Hindi natuloy napigilan ni Maxine na taasan ito ng kilay. "Mas gwapo si Fagan, love." Ang kaninang kinikilig nitong muka ay napalitan ng bagsik dahil sa sinabi niya. Si Fagan ang general nila at hindi biro ang itsura ng lalaki. Kung gwapo si Steve at ang tatlo pa nitong kapatid, walang papantay sa kagwapuhan ni Fagan. "I warn you, isa pang banggit mo na gwapo si Fagan, humanda ka mamaya sa akin." Pananakot pa nito na nagbigay lamang na matinding excitement kay Maxine. "Talaga ba, Steve? Isang round nga lang, pagod ka na. Sinyalis yun na tumatanda ka na." Dagdag pang-iinis pa nito sa asawa. Kumibot ang labi ni Steve dahil sa galit. Mabilis na lamang nanakbo si Maxine palayo sa asawa dahil panigurado ay maglalaban sila. Tawa lamang siya ng tawa dahil hindi siya magawang mahabol nito. "Tignan mo, ang bagal mo nang tumakbo. Accept it. Matanda ka na talaga. Humanda ka sa akin kapag nahuli kita. Sisiguraduhin kung hindi ka makakalakad bukas." Naghabulan sina Maxine at Steve sa soccer field. Huminto lamang si Maxine nang may sumabog na fireworks sa kasikatan ng araw. Hindi nakita ang ganda ng fireworks dahil sa tirik na araw, pero hindi nakaligtas sa mga mata ni Maxine na nakasulat doon. Nagtataka siyang napatingin kay Steve na paulit-ulit nagmumura ay binantaan si Sancho. "Love," kinakabahang tawag niya. "I know, pumalpak ang surprise proposal ko. Buisit kasing Sancho yan." Problemadong sabi niya. "Narito na rin naman tayo at nasira na ang surprise ko para sa'yo mamayang gabi." Nakakahiya. Bulong pa nito. Naglakad si Rufa kasama ang anak nilang si Maxwell. May dalang maliliit na pulang box ang anak nila na kinuha ni Steve at binuhat ang anak nila. Natutop ni Maxine ang bibig nang lumuhod si Steve sa harapan niya. "Gusto kong bigyan ka ng magandang proposal.
dahil ang pagpapakasal natin noon ay biglaan. Gusto kitang iharap sa altar, Maxine. Ang dami nating napagdaanan sa buhay, pero gusto kong sabihin sa'yo na ikaw ang magandang nangyari sa buhay ko. Kayo ng anak natin. Nanonood na ngayon ang lahat ng estudyante at ang apat nitong kapatid. Saksi silang lahat sa pag-iibigan ng dalawa. Maxine Del Carmen, will you marry me? Hindi ako perpektong lalaki, pero pinapangako kong sa kama lang kita paiiyakin. Humalakhak pa ang lahat at naghiyawan. Maging si Maxine ay natawa na lamang sa kabaliwan ng asawa. Lumuluha siyang paulit-ulit na tumango bago niya ibinigay ang kaliwang kamay. Oo naman, syempre, pakakasalan kita. Sigaw niya at niyakap ito. Saksi ang lahat nang isuot ni Steve ang magarbong engagement ring sa daliri ni Maxine. Pinagsaluhan pa nila ang mapupusok na halik kasabay ng pag-alpas ng luha sa kanilang mga mata. Dahil sa sobrang saya. At sa wakas, para kay Steve, dahil dumating na rin ang babaeng para sa kanya talaga. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Colonel's Desire. Written by Lady Precious. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli, paalam!